Good afternoon. Magandang hapon po. Ito po si Pastor Leo. At isa na naman po tayong episode ng Daily Discipleship. Yan. So, isang magandang araw po sa ating lahat. Okay. So, ngayong araw po ay ang pag-uusapan po natin ay ang paksa na unity in the church. Yan po ang ating pag-uusapan, unity in the church. So focus po tayo dito sa topic na ito at pag-uusapan po natin yung pagkakaisa po na kinakailangan po makita sa atin sa panahong ito. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat at tayo po yung magpasimula. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na kayo po ang patuloy na sumasama sa amin, Lord God, sa amin pong ginagawa. At patuloy, Panginoon, na pinangungunahan mo po kami, O Diyos. Ang dalangin ko, Panginoon, sa araw na ito, patuloy na ang iyong kalakasan, katatagan, at Espiritu Santo, Panginoon, ay siyang sumaamin, Panginoon. Patnubayan niyo po kami sa aming pag-uusapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gusto ko lang po magbigay ng kapirasong update. Yung tungkol po sa tinalakay ko kahapon na the role of China, no, in Bible prophecy. Ang sabi ko po ay tatalakayin ko po yung material concerning dun, patungkol po doon sa ano sa tungkol po doon sa mga writings, Chinese writings. Pero kagabi po, meron po akong nahanap na link ng isang napakahusay na presentation po nito at sa palagay ko po na mas mabibigyan niya ng justice yung topic na yon. Kaya sa mga sabihin na natin po na inform or na bless or nabitin sa atin pong pinag-uusapan kahapon, dahil gusto po natin malaman yung relationship ng Genesis at ng founding ng bansang Queen or Qin or Sin, no, which is China, modern day China. Maglalagay po ako ng link ng isang Sunday service ng isang church na Chinese church po ito, located in Singapore. And I will share it because I believe that the pastor gave a very excellent presentation. Kasi po, yung learning po na yon has something to do with languages. At nung nanood nga po ako, sabi ko, wow, how I wish I could write their language, kasi if you could write their language, then you would be sure na you could be sure that you would give justice dun sa topic. So gusto ko lang pong paunahan na after this I will post a link on my wall aside po rito sa ating daily discipleship, and I encourage you to watch it. No, it's about the role of Christianity or the role of the Bible in the founding of the nation of China. Okay, so, and today po, ang ating pong pag-uusapan ay hango po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to verse 17. I'd like to talk today about the topic of unity in the church. No, let me read 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to verse 17. And I will give a little background about this book, 1 Corinthians. Sabi po ng verse 10, I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another so that there may be no divisions among you, and that you may be perfectly united in mind and thought. My brothers, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this: one of you says, I follow Paul,
another I follow Apollos, another I follow Cephas, and still another I follow Christ. Verse 13, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized into the name of Paul? I am thankful that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. So no one can say that you were baptized into my name. Yes, I also baptized the household of Stephanas. Beyond that, I don't remember if I baptized anyone else. Verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Blessed be the reading of his word. Today, I'd like to talk about unity in the church. Now, let me give a little background about the book 1 Corinthians. Ang 1 Corinthians po ay sinulat noon ng mga taga-Corinto kay Apostle Paul, at sumagot po si Apostle Paul. Dalawang sulat po ito, 1 Corinthians, 2 Corinthians. Yung 1 Corinthians po ang ating tututukan. Ang 1 Corinthians po, kung mapapansin po ninyo yung aklat, ito po ay topical. Hindi po ito katulad ng Acts na kwento from verse chapter 1 hanggang sa huling chapter, kwento po na dire-diretso. Ang Corinthians po hindi. May kita po natin. Una, ang pinag-uusapan, divisions in the church. Maya-mayang konti, wisdom from the Spirit. Maya-mayang konti, inulit yung divisions in the church. Tapos apostles of Christ. Tapos expel the immoral brother. Tapos lawsuits among believers. Tapos sexual immorality. Tapos marriage. Tapos food sacrifice to idols. Tapos rights of an apostle. Tapos warning from Israel's history. Idol feast and the Lord's Supper. The believer's freedom. Propriety in worship. The Lord's Supper. Spiritual gifts. One body, many parts. Love. Gifts of prophecy and tongues. Orderly worship. Resurrection of Christ. Resurrection of the dead. The resurrection body. The collection of God's people. Ano po mapapansin ninyo? You can study the book of Corinthians by parts, by topic. Yung topic po ng Corinthians ay yung pagkakasulat po niya. Ang ginawa po kasi ng mga taga-Corinto, dahil nag-pioneer po si Paul ng isa sa pinakaunang Gentile church. At alam, tandaan po natin, wala pa po itong kamuka. Wala pa rin po itong sister church, mother church po ito. Actually, mother of mothers to eh. Itong Church of Corinth. At wala pong ibang tatanungan ng mga taga-Corinth kung paano patatakbuhin ang simbahan maliban sa nagtanim ng simbahan, which is the Apostle Paul. At makikita po natin dito na sa laman po ng aklat, may mga issues po sila. Yung binanggit ko po kanina ay mga topic po na gusto po nilang malaman. Kung ano po yung maituturo ni Apostle Paul sa kanila patungkol po sa mga bagay na kanilang binanggit. Kaya si Paul po, nung sinulat po niya ang Corinth, ang nasa isip po niya, sasagutin niya isa-isa yung mga tinatanong nila. Parang naka-enumerate ba? Na ito muna, ito sumunod, ito sumunod, ito sumunod. Ganun po yung paraan ng pagkakasulat ng Corinth. Kaya magandang aralin ng Corinth dahil yung context niya nandun na. Isang topic usually isang portion ng aklat tungkol sa iisang topic, okay? At alam niyo po ba na sa dami po ng topic na sinagot po ni Apostle Paul, ang una po niyang in-address ay yung tinatawag na division in the church or pagkakabahabahagi ng simbahan. Ito po ang una niyang in-address at inulit po niya ito agad sa chapter 3 on divisions in the church. No, binanggit po niya uli ito sa chapter 3 at tataanan po natin yung chapter 1 at itutuloy po natin maya-maya sa chapter 3 dahil magkadugtong po yung paksang iyon. Kaya makikita po natin na ngayong araw na ito ay pwede nating sabihin na tatalakayin natin ang pinakamahalagang paksa sa aklat ng Corinto
At ano po ang pinakamahalagang paksa? Yung sa lahat ng paksa, dalawang beses niyang pinag-usapan. Ano po yun? Yung pagkakabahabahagi ng simbahan. Okay. So, ngayong araw po, pag-uusapan po natin ito. Unity in the Church. Now, as an introduction, the Book of Corinthians is a topical book. God made the Apostle Paul address the issue of division in the church above other topics to be the first to be addressed. It was of primary importance. Yung sequencing po, si Paul po, pag pinag-aralan niyo po kung paano sumulat ang Apostol Pablo, makikita niyo po na laging may order yung kanyang paraan ng pagsusulat. Meron pong kaayusan. At sa pagkakataon po na ito, inuna po niya yung pinakamahalagang paksa at dalawang beses po niya tinalakay sa magkaibang chapter. Yun lang po ang topic na dalawang beses niyang pinag-usapan. Yung aklat po na ng Corinto tungkol sa unity in the church. Ang topic po dito is about divisions in the church. Why? Because the issue of unity is crucial to the success and failure of any goal or effort concerning the church or the ministry. Pag pinag-usapan po natin ang pagkakaisa, ito po ay isang crucial or ito po ay isa sa mga pinakamahalagang factor para masigurado natin kung tayo ay magsasucceed or kung tayo ay mabibigo. No? Kaya inuna po ito ng Apostol Pablo. Tuloy po natin. Let me read a verse sa Genesis chapter 11, verse 5 to verse 6. Gusto ko pong maintriga kayo dito po sa talatang ito na nagbigay po ng opinyon ang Diyos tungkol sa mga taong nagkakaisa. Basahin po muna natin. Ito po ay bahagi ng usapan patungkol po sa pagtatayo ng tinatawag na Tower of Babel, na kung saan ang mga tao po ay gumawa ng isang building na aabot hanggang langit. Ang Babel po, ang ibig sabihin po ng Bab ay pintuan, at yung El, El Elyon, El Shaddai, naalala niyo po ang pangalan ng Panginoon sa Hebrew? El means God. Kaya yung Babel, a doorway to God. Yun po ang ibig sabihin ng salitang Babel. At tinatayo po nila itong Tower of Babel. No? At nung nakita po ng Diyos sa Genesis chapter 11, verse 5 to 6, ito po ang kanyang sinabi. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people, speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Ulitin ko yon. The Lord said, sabi ng Panginoon, the strength of man in unity. Sabi rito, if one, as one people, speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible to them. Ano pong ibig sabihin nito? Napansin ng Panginoon na nung tinatayo nila yung Tower of Babel, which is the first international rebellion. Kasi nung time po na yun, naalala nyo, after this, kinonfused ni God yung mga builders by confusing their language, and for the first time, dialects appeared in the history of man. Nagkaroon po ng dialects. Kasi nagkaroon po ng iba't ibang language group pagkatapos po nito. He confused them with language. Pero yung opinion po ng Diyos, sabi niya, if as one people, kung magkakaisa ang mga tao, speaking the same language, yun ang pinaka-factor nila, na nagkakaisa, na nagkakaintindihan, have begun to do this, at ginawa nila ito, then nothing they plan to do will be impossible for them. In other words, sabi niya nito, ang pagkakaisa po ay powerful. Nagkataon lamang na sinabi ito ng Panginoon
sa panahon na ang mga tao po nagre-rebelde sa Diyos. Hindi po ito panahon ng ginhawa, ito po ay panahon ng pagre-rebelde. At sinabi po ng Panginoon ito dahil gusto na rin niyang sabihin na walang taong makakapigil sa mga ganitong uri ng tao. Kung kaya't ang ginawa ng Panginoon, alam po natin, pinaghiwa-hiwalay po sila, he confused them by giving them different dialects, languages. Kaya hindi na po sila one language. Nagkaroon po ng languages. Lagi po natin naririnig, God is not the author of confusion. Alamin po natin yung context nun. Dahil sa Old Testament, sa aklat ng Genesis, God confuses people so that the rebellion will stop. At gusto ko pong banggitin yan kasi kadalasan kapag may mga nagkakaisa ng mga bagay na hindi po kalooban ng Panginoon para po masira ng Diyos yung mga ganyang mga gawa, nagkakaroon po yan ng confusion. Sa Bible po, paulit-ulit po yung ganyang pangyayari. No, yung mga army po magkakaisa laban po sa bayan ng Diyos. Pero pagdating nung hukbo ng bayan ng Diyos, sila-sila nagpapatayan at wala nang natira. In other words, nagkalituhan po yung mga magkakaaway. At dahil po doon, yung kanilang layunin na isugurin yung Israel, ay parang nag-backfire sa kanila. At ito po, sa pagkakataon na ito, ang Diyos po gumawa ng paraan na pinaghiwa-hiwalay po yung mga tao at hindi po sila magkaintindihan. Dahil na-confuse po sila ng tinatawag na languages. Pero napakatindi ng testimony na to kung tutuusin kung ang pag-uusapan unity. Sabi, if as one people speaking the same language, they have begun to do this. Kasi ang opinion ng Diyos, then nothing they plan to do will be impossible for them. Kung may tunay na, kung may pagkakaisa itong mga taong ito, then walang magiging imposible sa gusto nilang gawin. Ito po ay isang palatandaan na powerful ang unity. No? Kaya po ng unity bumuo ng mga bagay na animoy imposible. At ito po ay applicable sa paggawa ng mabuti at sa pagkakataon na ito sa Genesis 11, maging sa paggawa ng masama. Dahil hindi po ito kinalugdan ng Panginoon. Kaya makikita po natin sa Genesis chapter 11 verse 5 to 6, may isang pagkakaisa na binigyan ng opinyon ng Diyos, subalit hindi niya pinagpala. Kundi kanyang nilito ang mga gumagawa para magkahiwa-hiwalay. Now, ano po ba ang mga bagay po na nais po nating matutunan tungkol po dito sa pagkakaisa? Una, it is God's will for all of us to be united. Kung tatanungin niyo po ang salita ng Panginoon, ano po ba ang tinutukoy na nais ng Lord na layunin niya para po sa kanyang bayan, para po sa kanyang church? Ito po ang nais niya. Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Nais po ng Panginoon na ang kanyang kawan, ang kanyang mga anak ay nagkakaisa. No? Napakahirap po ng division. Alam niyo po ba yung iba salitang division? Galing po ito sa salitang be and vision. No? Kasi diba, pag meron kang vision, isa lang yung direction. Pag naglagay ka ng isa pang vision, naging dalawa. Kaya pag dalawa na, division or divided vision. At sinasabi ko nga po, kapag kayo po may vision, ang vision po sa Bible ay tinatapatan po ng mataas na integrity. Kung hindi niyo po tatapatan ng mataas na integrity, ay sabihin na po natin na hindi po ninyo makakamit yung inyong vision. Pag wala pong katapat na integrity, hindi po natutupad ang vision. No? Kahit po si Moses,
sa panahon po na gusto niyang itawid, sinundo po niya ang bayan sa pagkakaalipin sa Egypt. At gusto po niyang itawid sa lupang pangako dahil pinalo niya yung bato sa huling panahon, sa huling saglit na abot tanaw na nila, pinaalala sa kanya ng Panginoon. Anong sinabi ko sa iyo? Gawin sa bato, kausapin. Anong ginawa mo? Hinambalos. O, dahil doon, hindi ka tatawid. Alam nyo, kahit na iyon po ang nais ng Panginoon na maganap, kapag hindi po nakita ng Diyos ang tamang integridad, hindi po nagaganap ang mga vision. Tatandaan po natin ito. Malaking bagay po ang integridad ng mga taong ginagamit ng Panginoon na panghawakan yung vision. Pag nabawasan ang integridad, babagal or mawawala yung momentum patungo dun sa vision. Guys po ng Lord na lahat po tayo ay magkaisa. How good and pleasant it is. Napaka ligaya at sabi kahanga-hanga. No? Pleasant, maginhawa. Masaya, masigla dahil may pagkakaisa. Pangalawa, unity is powerful. It can make impossible things happen. Katulad nga po nung ating binasa kanina, the Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Para na rin pong sinabi ng Panginoon na ma-exceed nila yung kanilang expectation kung ma-maintain nila yung kanilang unity. Pero dahil ang ginagawa nila ay para itaas ang tao kapantay ng Diyos, Babel. Kaya sa buong Bible, naging problema ang Babylon eh. No? Dahil dyan, yung civilization ng Babylon. Hanggang sa Book of Revelation, pag binanggit yung Babylon, ang tinutukoy yung mga taong baliko ang buhay, baliko ang puso sa harapan ng Lord. No? Makikita po natin na yung pagkakaisa, kapag hindi po layunin ng Panginoon, hindi po nagaganap. Pero kung ito po ay para sa Panginoon, wala pong imposible. Walang imposible kung tayo po ay magkakaisa sa pagtupad ng layunin ng Panginoon. Lagi ko pong naiisip yung the ambition spoils a vision. Sa Bible po, napakadami pong pagkakataon. Halimbawa, napakaganda ng plano ng Diyos sa mga disipulo. Nais ng Panginoon na itong 12 disipulong ito na personal niyang pinili ay ang kakasangkapanin ng Panginoon upang maipalaganap ang mensahe ng kaligtasan sa buong sansinukob, sa buong mundo. Ang problema, yung isa may ambisyon. Ang pangarap niya, maging Secretary of Finance. Kung magtatayo ng kingdom, gusto niya dun siya sa money bag. At nung malaman niya na si Kristo po ay nagpapaalam na at hinahanda na silang magpaalam, nadismaya na po. At gumawa po ng paraan para pagkakitaan yung kanyang relasyon kay Kristo. Nakipagkutsaba po siya doon sa mga religious leaders. At alam po natin ang kwento, ipinagkanulo po niya ang ating Panginoon. Ito po ay isang halimbawa ng ambition spoils a vision. Ito po ay isang halimbawa na kapag naiba ang timpla ng puso ng tao, kadalasan po, whether you like it or not, na
nadamay po yung vision na nais po sana ng Panginoon na maganap. Hindi po natutupad. Kasi po yung tao po na tumanggap po ng vision or yung mga tao na pinagkalooban ng Lord ng vision, nagkaroon ng tinatawag na personal or selfish motive. Sa pagkakataon na ito, ang naging motive ni Judas ay financial gain, the love of money, the root of all evil. Naging evil po eh. Kaya po nangyari yon. Pero ang unity po, powerful po ito. It can make impossible things happen. Buti na lang po, no, na hindi po limitado ang ating Panginoon. At pinalitan po niya agad nung nawala po si Judas. May pinalit po siya. Tuloy po natin tungkol po dito sa unity. Number 3, unity reflects God's love. It is a powerful testimony. Sa John chapter 17, matatagpuan po natin ang isa sa pinakamahabang nakasulat tungkol sa pinanalangin ng ating Panginoong Hesus. In fact, pwede mong kunin tong John chapter 17 at aralin mo kung ano yung mga prayer points ng ating Panginoon. And let me read one of them. John chapter 17 verse 20 to verse 23. Sabi niya, "My prayer is not for them alone. I pray also that those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me." So ano po tinutukoy ng ating Panginoon? Ito pong prayer na to ay yung prayer po na kailangan ang simbahan, ang pagkakaisa ng simbahan ay maging katumbas ng pagkakaisa ng ama at ng anak. "My prayer is not for them. I pray that for those also who will believe in me through their message," yung mga messengers, "that all of them," silang lahat, "may be one, Father, just as you are in me," si Jesus, "and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me." So ang layunin po ng Panginoon na kapag nagkaisa po, mananampalataya po ang mundo. Makikita po ng mundo, una sa lahat, na isinugo po yung anak na si Jesus. "I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one." Ang reference niya, silang dalawa ng ama. "I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity." At alam niyo po magiging resulta, "Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me." Ano po makikita natin dito? That unity reflects God's love. Kapag nakikita po nila na ang isang samahan, simbahan, o ministry ay nagkakaisa, hindi po mahirap na maging reflection ng Panginoong Hesus. Hindi po mahirap na maging powerful testimony or witness na dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos at ang mga taong ito ay tunay na tinawag ng Panginoon at ito yung mga tao na gagamitin ng Panginoon. Alam niyo po kami, meron po kaming ministry, ang pangalan po, Warriors and Watchmen.
ang Warriors and Watchmen po ay binubuo ng iba't ibang mga leaders mula sa iba't ibang mga churches at denomination na nagnanais po na ma-develop ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang Warriors and Watchmen po, ang ministry po namin, kapag kami po ay nagsasama-sama, iba't iba po, may Methodist, may Independent, may Pentecostal, no? May ang background ay Evangelical, iba-iba po. Iba-iba po yung mga denominations na dumadalo. At iba-iba rin po ang kanilang background. Pero pag kami po ay humahayo, ang kadalasan pong tanong sa amin ng mga tao, saan church kayo? Ang sagot namin, iba-iba kami ng church. Talaga? Sabi, ang galing ano, nagkakaisa kayo para kayong isang church lang. At yung ibang tao po, kapag nakikita po nila yon, nakikita po namin na tumataas po yung integrity ng aming witnessing, ng aming ministry. Dahil una sa lahat, iba-iba kami, pero nagkakaisa kami. Kaya dito po, makikita po natin na katulad po ng sinasabi ng John chapter 17, no? Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Yung pag-ibig, ito po ay magre-reflect sa kanila pong testimony. Jesus prayed for unity. Pinag-pray po niya ang pagkakaisa dahil kailangan ng church ng pagkakaisa. We must pray for unity and through God's help, we must strive for unity. Sa tulong ng Panginoon, kailangan po sikapin natin ang magkaisa. Tuloy po natin, Jesus prayed for unity. We too must pray and desire for unity. Alam niyo po, yung mga tao po na nais po na magkahiwa-hiwalay ay hindi po layunin ng Panginoon. Alam niyo po, ang isang bagay lang po sa Bible na ayaw po ng Diyos ay yung kapag yung pagkakaisa, hindi naman po sang-ayon sa plano ng Diyos. No? Kaya nga po, ambition spoils a vision. Ambition po, kadalasan galing sa Lord. Pero pag yung tao na ang umupo at siya na yung pinapanginoon, wala na. Hindi na siya galing sa Lord. Galing na siya sa tao. No? Kinakasang, sabi, ginagamit siya ng Lord. Hindi, ginagamit niya si Lord. Magkaiba yun. Iba yung ginagamit ng Lord sa ginagamit si Lord na sangkalan. Kaya makikita po natin, dapat po maging sensitive tayo. Dahil baka po yung atin pong sinusuportahan o sinusundan ay hindi naman po nakaugnay sa ating Panginoon. Baka dun lang po matatapos sa kanya yon o sa kanila. Dapat po nakaugnay, katulad po ng binasa natin sa John 17. Tuloy po natin. Ang unity po ay hindi uniformity. Ano pong ibig sabihin? Hindi po porket pare-pareho ng gupit, pare-pareho ng damit, pare-pareho ng lapel, pare-pareho ng necktie, pare-pareho ng kulay, pare-pareho ng haba ng damit, haba ng buhok, pare-pareho ng suot, kasuotan, pare-pareho. Hindi po porket pare-pareho ay ibig sabihin po pagkakaisa. Huwag niyo pong isipin na ang unity ay kapareho po ng uniformity. Ang unity po ay hindi uniformity. Ang uniformity po pare-pareho externally. Pag tiningnan niyo po, pare-pareho sila sa panlabas. Pero iba-iba po sila. No? Iba-iba po sila. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po, merong isang jeep na sumusundo po ng mga nagtatrabaho sa isang factory. At yung factory po ay merong tinatawag na dress code. Ito pong company sanction na jeep ay
umiikot sa bawat kalsada kung saan matatagpuan yung mga manggagawa. At isa-isa po, sinusundo yung mga nagtatrabaho dun sa factory. At lahat po sila nakadamit, halimbawa po, blue na parang barong na uniforme. And dark pants, black pants. So lahat naka-black pants, tapos lahat naka-parang yung barong na uniform. No, may pambabae, may panlalaki, pero pare-pareho yung kanilang suot. So pag nakita niyo yung jeep na yon, lahat po nang nakasakay doon mga manggagawa ng factory. Ngayon, may mga tao po doon nagtatrabaho po sa production, yung iba po nagtatrabaho sa quality control. Yung iba po nagtatrabaho sa opisina, yung iba po casual pa lang. Yung iba po ay helper. Yung iba po kahit naka-uniforme, ang pupuntahan ay yung canteen o yung kusina. So bagamat pare-pareho po sila, no? Pare-pareho po sila. Ay iba-iba po yung kanilang iniisip. Now ganito, biglang may pumasok doon sa loob ng jeep, nag-declare ng hold up. No? Sabi, hold up to, labas nyo yung inyong mga cellphone at saka inyong mga pera. Dali-dali, yung isa sa kanila na nandun sa loob ng jeep na yon, nung may pumasok sa loob, biglang sinundot yung mukha ng lalaki ng payong. E tinamaan sa lalamunan. So medyo nung nasa med at napaubo, biglang hinawakan nung isa yung kamay doon sa may hawak ng kutsilyo, sabay hawak nung isa sa kanyang tuhod para hanggang tuluyan ng lahat sila, nagkaisa sila para itali or gulpihin yung hold-upper. So, ang ginawa po nila, sa halip na dumiretso doon sa factory, idinaan na po nila doon sa police station. At doon sa police station, nagulat sila, tumigil yung jeep na alam nilang dapat diretso doon sa factory, bumaba yung mga tao, lahat sila naka-uniform. Pero ang sinusurrender nila, yung magnanakaw. Tanong, kailan nagkaroon ng unity? Nung nagka-uniform? O nung may pagkakaisa sila na walang mapapahamak ng hold-upper na ito? Ito po yung sinasabi ko. Hanggat you are not united in mind and in heart, kahit pare-pareho kayo ng damit, wala kayong unity. Ang tawag sa inyo, uniformity. May mga tao po, pare-pareho ng itsura ng simbahan. May mga tao po, pare-pareho po ng requirement na gupit at mga suot na damit. May mga grupo pong ganyan. All year round, naka-necktie. All year round, naka-parang sotana. Naka-puti. Mahahaba ang mga damit. Kala mo, mga Alahudyo na Old Testament. Ang mga modern Jews, hindi naman po ganyan ang itsura. Dito po sa atin, ang ginagaya, yung panahon ni Moses, yung panahon ni na Abraham, yung mga mahahabang damit. Ganun po ang gusto nilang mga damit. Ang pag-unawa nila, ganun ang itsura ng mga sumusunod sa Panginoon. Dinadaan nila sa uniform. Pero again, yung sa illustration po na binibigay ko, kailan po sila nagkaisa nung pare-pareho po sila ng damit na iba-iba ang kanilang iniisip, pati yung driver, ang nasa isip ng driver, ihahatid ko to, susunduin ko to sa lahat ng kalsada para madala ko na dun sa factory para masimula na yung kung ano man yung kanilang contribution sa maghapon na trabaho. Eh kaya lang, may sumingit eh. Nagkaroon ng issue. Kaya nagkaisa lahat, no? Naputol yung kanilang iniisip na production, quality control, casual, canteen, yung rota. Hindi po nila naisip bigla yun. Nagkaisa po sila, teka lang, gugulpihin namin tong hold-upper na to. Kaya ang tanong po, kailan po sila nagkaisa? Nung nagkaroon po sila ng unity in mind and heart, dun po sila nagkaisa. Hindi po nung pare-pareho sila ng damit.
Kaya wag po tayo papalinlang na dahil ang mga tao pare-pareho ng damit, ibig sabihin nagkakaisa sila. Hindi po totoo yun. Ang pagkakaisa po ay hindi nakikita sa external na pananamit. Hindi po porket pare-parehong naka-uniform, ibig sabihin may pagkakaisa. Minsan nga po, halimbawa po sa mga laro, basketball, hindi nga po sila nagkakaisa eh. Kahit magkakampi sila. May mga kasamahan sila na ayaw makisama o ayaw pasahan yung kanilang mga kagrupo. May kita po natin, pare-pareho sila ng uniform pero hindi sila united. Kaya wala silang play. Hindi sila makascore. Kaya hindi po porket may uniform ay ibig sabihin united. Kaya unity is not uniformity. Huwag po tayo papadaya na porket pare-pareho ng itsura sa panlabas. Ibig sabihin, pare-pareho po sila ng kakayahan. Hindi po totoo yun. At pare-pareho po sila ng layunin. Hindi po totoo yun. Unity is not uniformity. Pwede pong sinerox lang. Pwedeng ginaya lang. No? Pwede naman po imitation lang. Para magkamuka. Para maging magkamuka. Pero magkaiba yung quality. Magkaiba yung content. Magkaiba yung purpose. Pero magkamuka. Uniformity, pero hindi unity. It's not the same. Okay? Tuloy po natin. Ang magkasama po, being together does not necessarily mean unity. Hindi po porket magkasama, ibig sabihin nagkakaisa. Halimbawa po, dito sa larawan na ito, pinagsama po nila yung aso at pusa sa isang bakuran. You may have a union, but you may have a companion, but you do not have a unity. Hindi po porket magkasama, ibig sabihin po, nagkakaisa. Tanong nyo sa magkaka-roommate. Tanong nyo yung magkaka-boardmate. Tanongin nyo yung magkaka-classmate, magkaka-workmate, magkaka-officemate, magkaka-churchmate. Porke ba may kasama ka, ibig sabihin, united kayong lahat? No. That doesn't necessarily come automatic. Bakit po? We can have a union. Pwede pong magkakasama tayo. We can have a companion. Hindi po tayo nag-iisa. We are with other people. But we do not have a unity. There's no such thing as submission or a recognition of leadership. There's no such thing as respect for each other's differences and similarities and limitations. There's no such thing as boundaries, no? Wala pong respect for boundaries. Have you ever been in a group where everybody wants to know everything? You may be together, but you are so annoyed because there are toxic people with you who are trying to fish details in your life to use it sometime in the future. Kapag pangit po ang motibo, minsan po nagba-blackmail pa yung ibang mga ganyan. So not necessarily po porket pinagsama-sama nyo, ibig sabihin, it is a sign that people are united. That's not true. Being together does not necessarily mean there is unity. Perhaps there is attendance. Magkakasama sila eh. No? Perhaps there is, sabihin na nating loyalty. Halimbawa, loyalty sa trabaho. O loyalty sa amo. Pero unity, wala. No? They do not have the union. They do not have, they do not have the unity because everybody treats each other as a companion. Pero hindi united. So, hindi po porket madami, ibig sabihin, nagkakaisa. No? Minsan nga po, nagugulat ako, no? Lahat tayo, sabay-sabay, tumalon. Alam mo, ibig sabihin ba, pag ibig sabihin, lahat-lahat, sabay-sabay, tumalon, ibig sabihin, nagkakaisa. Lahat po tayo, taas po natin yung ating mga kamay. Siguro yung moment na yun, kasi meron nag-i-instruct. Minsan nga po, nasasabihan ko po yung ibang mga kamanggagawa, Brad, ang pinapagawa sa iyo ng Lord, pagsamba, hindi pagsumba.
iba yung pagsamba sa pagsumba. Yung sumba, kung nanonood ka na nagsusumba, yung nasa stage, kailangan gayahin nung nasa ground o nasa front. No? Kasi sumba. Hindi ka pinagsusumba ng Lord, ikaw ay pinapag-lead ng pagsamba. Baka nasusobrahan tayo. No? Sinasabihan ko po yung iba. Bakit po? Hindi po porket nakita niyong pare-pareho ng calisthenics. No? Pare-parehong marunong umindak. Ibig sabihin, nagkakaisa. Tandaan niyo po yan. Dahil hindi po panlabas ang pagkakaisa. No? Hindi po doon nagsisimula ang pagkakaisa. Isa pa po, there is no unity, there is no harmony. Nakita niyo po itong larawang ito? Dalawang lalaking pulang-pula ang mukha dahil nagkita. Yung katabi nila, nagkakatinginan sa gilid na lang ng mata. At yung isa, nagmimiron. Ang galing ng mga artist, no? No? There is no unity, there's no harmony. Walang diba sabi, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Baliktarin natin, how bad and unpleasant it is when brothers live together with disunity. Hindi po porket napa-attend mo ng iisang gawain, ibig sabihin, harmonious. No? Nalala ko nga po yung kinikwento ko sa inyo sa mga ibang mga episode po natin ng discipleship na sinabihan po ko ng matatanda na, Pastor, may mga tao rito, mapagtatabi mo sa choir, mapagsasama mo sa women's ministry, men's ministry. At tatandaan nyo, Pastor, matatanda ito, di hamak sa inyo. Halos mga lolo mo na itong mga ito. Pero once upon a time, dahil matanda na itong simbahang ito, may mga alitan niyang mga yan. At hindi porket ikaw yung kasalukuyang pastor, ay pipilitin mo magkaisa dahil pastor, sa totoo lang, sa dami ng naging pastor namin, na pinilit silang pagkasunduin, walang nagtagumpay. Kaya pastor, kung ikaw, sisikapin mo rin yon, mauubos lang yung oras mo dahil nakakatatlong pastor na kami na walang nangyari sa kanila sa loob ng mahaba nilang term, di nila napag-usap yung mga yan. Pero, pagdating sa gawain ng Panginoon, nasa choir yan. Sa gawain ng Panginoon, nandun yan, nagluluto yan. Pero hindi mo mapagtatabi at mapagkikwento, magkahiwalayan kakain. May mga bagay po na hindi nakikita, na alam mo pero hindi alam ng iba. Alam po natin lahat sila nandoon pero wala po silang harmony. Nakakalungkot po yung ganong mga senaryo sa simbahan. Na kaya lang po nandoon nagpaplastikan. No? Nakikipagpatintero ka. Samantalang iisa lang ang pinto, iisa lang ang, halimbawa, CR ng babae, CR ng lalaki, iisa lang ang lababo, iisa lang yung dadaanan, iisa lang yung hallway, iisa lang yung office. Imposible hindi kayo magkasalubong, pero hindi kayo nag-uusap. Pero magpareho kayong taga dun sa church na yun. So if there is no harmony, there is no unity. Okay? Tuloy po natin. What was causing division in the Church of Corinth? Sabi po sa 1 Corinthians 1 verse 11, my brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me there are quarrels among you. Meron daw quarreling. Brothers and sisters, I could not address you sa chapter 3. No? Sa chapter 3 po ng 1 Corinthians. Again, sinabi ko sa inyo, tatalon tayo from chapter 1 to chapter 3. Sabi, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Mere infants in Christ. Dami-dami ninyo, pero para kayong mga baby Christian.
infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Hindi kayo handa. Indeed, you are still not ready. Hindi pa rin kayo handa. You are still worldly. Makamundo pa rin. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Hindi ba kayo makamundo? Are you not acting like mere humans? For one says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Are you not mere human beings? No? Makikita po natin sa Luke chapter 11 verse 17. Nung kine-question po nila kung paano po daw napalayas ng Panginoon yung masamang espiritu. At ang sabi nung iba, kaya niya napalayas yan kasi ano niya yan eh, ka-espiritu niya yan. Tinutukoy niya na ng mga religious people na para bang magkakampi yung evil spirit si Jesus. No? At sinabi ng Panginoon ang isang bagay, pakinggan po ninyo. Jesus said, knew their thoughts and said to them, any kingdom divided against itself will be ruined. And a house divided against itself will fall. Ang topic natin, unity. Timbangin mo tong talatang to. Any kingdom divided against itself. No? Ang tawag po doon, implosion. Sila mismo, hindi explosion. Walang sumabog sa labas. Nagsumabog sa loob. A kingdom divided against itself will be ruined. Magkakasira-sira sila. And a house divided against itself will fall. Kaya pag nakita po natin na ruin, at kapag nakita po natin nag-fall, ito po ang sagot, may division. May division sa kingdom at may division sa house. Any kingdom divided, sino kalaban nila? Against itself. Sila-sila nag-aaway-aaway. Sila-sila nagkakagatan. Sila-sila nag-aangasan. Sila-sila nag-kanya-kanyang papel. Kanya-kanyang diskarte. A kingdom divided against itself will be ruined. Sila mismo ang magdadala ng kapintasan sa sarili nila. And a house divided against itself. Alam niyo naman yung isang house, di ba? Lalo na kung mag-asawa, mag-aaway. Alam niyo po ba yung magkaaway ng mag-asawa? Iisa lang ang kumot. Pero yung isa wala sa loob. Iisa lang ang kama. Magkatalikod. O yung isa nasa sahig. Iisa lang yung lamesa. Hindi sabay kumakain. Iisa lang ang pinto. Ayaw nagkakasalubong. Pag nandun yung isa, gumagalaw. Yung isa hindi kumikilos. Pag kumilos na yung isa naman ang tumitigil. A house divided against itself will fall. No? As people who have destroyed their marriages, and you will find out they have become two strangers in one roof. Dati, best friend yan. Naging lovers. Naging husband and wife. Ngayon, strangers yan. They hate each other's presence. A house divided against itself, it will fall. We're talking about unity. What caused division sa Church of Corinth? What took the Apostle Paul to address this issue twice in this book? Verse 11. Una, quarreling. Binasa natin yon. Sa isa, basahin natin. Sabi rito, my brothers from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. Parang mga bata, no? Nag-aaway-aaway. Quarreling. There are quarrels among you. No? At mamaya po, in-explain niya. Yung quarreling na yon ay
dala ng number two, favoritism. Ano po yung favoritism? Yung pinagsasabong-sabong po yung mga tao. Ganito po, what I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Magaling kasi magturo si Apollos eh. Another, I follow Cephas. Ito, medyo Jewish-oriented to eh. So, isa na mag-ito, I follow Christ. May favoritism sila. Sino magsasalita dyan? Ay, hindi si ano? Babalik na lang ako. Sino nagsabi? Ay, siya nagsabi? Hindi si ganito? Ano sinabi ni ganito? O yun ang susundin ko, hindi siya. Favoritism. Eh, alam niyo po ba, hindi magkaaway si Paul, si Apollo, si Cephas, at saka si Christ? Hindi po magkaaway itong apat na to. Hindi po sila magkakaaway. Ang magkakaaway po, yung mga loyal followers nila. Hindi po healthy yung following nila kasi nagkaroon po sila ng followers. Nagkaroon po sila ng fans. Hindi po daw, ang tamang tawag daw ngayon, hindi daw followers, kundi fans. Nagkaroon ng fans club. Alam mo yung showbiz, may mga fans club yan eh. Pag nagkasabay-sabay yan, kanya-kanyang pagalingan o paangasan ng fans club yan eh. At dito po makikita po natin yung fans. Yung isa po, fans ni Paul. Yung isa, fans ni Apollos. Yung isa, fans ni Cephas. Yung isa, I follow Christ. At hindi yung isa, no? I follow Christ. No? Favoritism. Pangatlo, ito po, nagkaroon po yung mga tao ng spirit of competition. Sa halip po na makita nila na may apat silang mahuhusay na mga kamanggagawa, ang ginawa nila, pinaguntog-untog nila yung kanya-kanya. Hinighlight nila yung kahinaan nito at kalakasan nito at nagpagalingan. Spirit of competition. Ang mga simbahan po, may mga spirit of competition eh. Lalo na kapag mas maraming nap, sabi, magaling yung manggagawang yan. Bakit? Maraming umiiyak. Naalala ko, nandun ako sa isang church. Ang kunin yung song leader, si ganito. Magaling yun. Magaling yun. Mag-song lead. Bakit? Pag yun ang nag-song lead, lahat umiiyak. Ang palatandaan ng galing, yung pagiging emotional. No? Baka naman yung pagiging emotional niyan, tanda ng immaturity. O kaya yung pagiging emotional niyan, ibig sabihin may sabit. Kaya hindi makatayo ng maayos sa harapan ng Lord, iyak ng iyak kasi may sabit. No? Hindi natin alam. Pero competition. May competition. May kaibigan po ako sa isang malaking simbahan dito sa Metro Manila. Ito pong kaibigan kong ito, magaling. UP Madrigal po ito, singer. Pero hindi po niya pinagmamalaki yung kahit kailan. Sumali po siya sa samahan. Nag-audition po siya, natanggap po siya. Isang linggo pa lang po, sabi niya, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Sabi ko, bakit? Di ba yun ang gusto mo? Sabi niya, hangang-hanga ako sa kanila pag ako ma-attend. To the point na pinag-pray ko na, Lord, sana makasama ako sa kanila. Nung nandun ako sa loob, naku, ang daming diva. Iba pala ron. Kakaiba pala yung mga kasama ko, mga diva. Meron ako narinig na isa, sabi, ako ang senior leader dito, ito ang junior leader, ito yung mga novice. Wow. Pinaparinggan niya yung mga kagrupo niya na parang kayo subordinate. I felt that she was threatening the other people not to cross her line. Sabi ko, there's something wrong with the people I'm talking to. Spirit of competition. Does it destroy a church? Yes. Number four, lack of submission to God-appointed leadership. Isipin nyo, si Paul, si Apollos, si Cephas, at saka si Christ. Sabi, I follow Paul. Sabi nung isa, I follow Apollos. Sabi nung pangatlo, I follow Cephas. So, kanya-kanyang follow, ano? I follow Christ. Eh, paano pag si Cephas ang nag-ano? Ay, ayoko dyan. Kasi kay ano ko? Eh, yung gato, eh, hindi, ayoko. Gusto ko kay ganito ako. Lack of submission to God-appointed leadership. Mali ang understanding. Mali ang understanding. Mali ang orientation. No? Mali yung understanding, mali yung orientation, mali yung nakuhang konsepto, no? Ng leadership.
sa loob ng church ng mga tao or mali yung tradisyon na tinuro. May mga samahan po na ang mas pinaka-powerful. Hindi yung mga pastor. Alam nyo sino? Yung asawa ng pastor. Hindi naman pastor yun. Meron po akong church na alam, ang pinaka-powerful, yung nagluluto ng pagkain. Pag sinabi niyang yung mga pastor, gugutuming ko to, hindi nagluluto. Ginugutom yung mga pastor. Sabi ko, bakit ganyan ka-powerful yung tagaluto nyo? Eh, hindi kanila to lote na to eh. Ay, ganun ba? Nakikisama kayo? Ganyan-ganyan kayo niyan? Ano nangyari sa inyo? Nakita po natin, nagiging problema po yung mga ganyan. No? Lack of submission to God-appointed leadership. Number 5, lack of respect for other leaders. Malinaw ba? Lack of respect to other leaders. Bakit? Kayo lang ba? May monopoly ba kayo? To the point na ikaw lang ang dapat galangin at lahat ng mga ibang mga leaders hindi ginagalang, ikaw lang? Bakit? Ano ba nang buo dito? Kaharian ng Diyos o kaharian ng tao? Hindi ba dapat galangin din natin to? Hindi ba dapat seryosohin din natin to? Hindi ba dapat bigyan din natin ng boses to? Hindi ba dapat dahil bahagi rin ito ng pamumuno, dapat ginagalang rin natin ito katulad ng paggalang namin sa katulad mo at sa kanya at sa kanila, ganun din sa taong to. Kaya ang hirap pumunta sa mga churches na may tingin, ang tingin dun sa mga dumating, class A, yung iba class B, yung iba class C, yung iba wa-class. No? Uy, matindi yan. Class A yan. Ayaw mo na yan. Class B lang yan. Ay, ordinary lang yan. Class C lang yan. Oh, munang pansinin yan. Wa-class yan. Wow. Nakaka-dismaya. No? Kaya talagang magkakahati-hati ang mga tao. Bakit? Nakikita ng ibang tao. Nakikita ng ibang tao ang pagturing ng kapwa sa kanila. At nakakasama ng loob yun. Nakakadismaya yun. Si Kristo kahit kailan, hindi mo makikitang nag-inarte. O nagpumapil-papil. Kahit yung mga disipulo, wala namang ganun. No? Pero yung kawalan ng respeto sa ibang mga leaders, pinaparamdam nila na hindi ka taga rito, taga labas ka. Kami lang ang taga loob. Welcome to our territory. Ganun, may mga ganun eh. No? O kaya ganito, yung andaling batuhin ng leaders. Ako nga po minsan nagugulat ako eh. Kaya po ako nasanay na po ako pag ako po inaanyayahan. Minsan po tinatanong ako ng mga tao, Pastor, ba tumingi ka ng sulat? Alam mo, Brad, naranasan ko na ilang beses na. Aanyayahan ako. Kakausapin ako. Kukumbinsihin ako. Mapagkakasunduan namin, darating ako. Pag nandun ako, may darating. Sasabihin, sino siya? Bakit siya ang magpipreach? Sasabihin, siya po ang in-invite. Sasabihin nung dumating, sino nag-invite? Ah, iniisip mo tuloy, yung nag-invite ba sa akin, walang authority? Kasi ayo sa lahat ng ayoko, yung ang pakiramdam mo, yung para bang ikaw yung nag-apply, kahit kailan di ako nag-apply para magsalita sa ibang simbahan. Hindi ako kailanman nag-apply. Ako, naanyayahan. Iba yung ikaw yung ni-request. Iba yung ikaw yung nag-apply. Hindi ako nag-a-apply. Nananahimik ako. Tinawagan ako para i-invite. So ako ang inabala. Hindi ako nang-aabala. Wala kayo sa isip. Ako yung in-invite. Pagdating dun, walang authority yung nag-invite. Habang nakikinig, kinikritik ka nung dumating na yon at sigurado pag alis mo, sasabunin yung nag-invite. Ah, sabi ko, kailangan hindi maulit to. Kaya tuwing ako po ini-invite, sasabihin ko, pwede mo ba akong bigyan ng letter of invitation? Bakit? Para malaman nila na in-invite nyo ako. Kaya po minsan, nakaranas po ako, inanyayahan po kami. Nagsibilihan po kami ng mga ticket ng eroplano. No?
binigyan po ako, hindi ko po kakilala yung nag-invite sa akin. Hindi ko pa po nakita, kahit makasalubong ko ngayong araw na to, hindi ko po malalaman kung sino siya. Inanyayahan po ako, binigyan po ako ng sulat. Pirmado po, may newsletter head pa. May letterhead pa siya. Aba, nung nandun na po kami, no, paalis na po kami, biglang tumawag, may problema daw, kinakancel. Eh, nakakancel ba ang plane ticket? Nare-reimburse ba yon? No? Nakabook na po kami. Pagdating po namin dun, wala po kami, wala ni courtesy na tumawag or humarap sa amin. Hindi lang po ako eh. Dala ko po yung team namin. Hindi po namin nakita ni Anino nung nag-invite. Hindi po kami tutungtong doon kung wala po kaming invitation. Nagkataon naman na nung iniwan kami sa ere, meron akong mabuting kaibigan na ang haba na ng aming mga pinagsamahan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, Pastor, dito ka sa amin magstay. Pati yung team mo. Naiba po yung aming appointment. Pero yung talagang layunin kung bakit kami pumunta doon na hindi lang ako na disappoint po ako. Tapos babalik na rin yung kwento. Ang ikikwento, kami yun ang gulo. Paano kami manggugulo? Una, di ka namin kilala. Pangalawa, hindi namin alam yung ganyang mga pagtitipon kung hindi mo kami kinontak at sinulatan. Ang problema, sinabihan mo kami, pero pinadala mo kami ng sulat, tapos bandang huli, hindi pala itutuloy. Isipin nyo yan? Ano tawag yan? Kawalan ng respeto. Kawalan ng respeto. Alam nyo, yung gasino lang yung nandun ka sa lugar nila, sabi mo, Brad, Pastor, pwede ba akong magkape dyan? Magpapaliwanag na lang ako personal. Pasensya na, naabala ko kayo. No? Eh, mga kasama ko, may mga gawain din sa buhay yan, may mga trabaho rin yan, mga professionals yan eh. Eh, ba't ako ba walang ginagawa? Dalawa church namin. Meron pa kaming ministry na Warriors and Watchmen. Kaya minsan po talagang makikita nyo yung lack of respect. Siguro sa kanilang samahan, yung mga ganun, binabaliwala. Kaya tuloy, pag ginagawa sa ibang tao, dapat yung ibang tao parang ipagkibit-balikat na lang, parang baliwala. Eh, hindi po mangyayari yun. Dahil hindi nyo po, ibang tao po yun eh. Kaya lang po, hindi po kami ang napipintasan kahit binabaliktad pa yung kwento. No? Lack of respect sa mga leaders. Kaya alam nyo ako, lagi ko sinasabi, hindi galing sa bibig ko yan. Ha? Galing sa bibig mo yan. Hindi ako humihingi sa'yo, hindi ako nagre-request sa'yo. Ikaw ang nakikiusap sa akin pag bibigyan kita. Pero tatanda mo, ha? Hindi galing sa bibig ko yan. Natuto po ako. Bakit po? Kasi ayoko na eh. Ayoko na nang magugulo. Mamaya, yung kausap ko, excuse me ah, nag-i-struggle sa mental health problem pala. Pagdating doon, naiiba. Iba yung nakasulat na agenda, iba sa actual. Mahirap. Buti na lang may letter. Kasi yung letter, hanggat may letter, follow the letter. Kasi may agenda. Nakasulat doon, who, what, where, when, why, and how. Kaya po may sulat. Yun po ang dahilan. Pag-iingat po yun. No? Ako po, charge to experience. Yan yung mga experience sa leadership na hindi mo matatawaran. Masarap na masakit.
masarap malaman na ang taong to, ganito pala ugali nito, o ganito pala itong mga tao rito, pero masakit. Yan, tatandaan nyo. Number 6, ignorance of God's word. 1 Corinthians 2, verse 12. Sabi po dito, we have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us, that this is what we speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing truths in spiritual words. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. They are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Ito po, kaya po walang pagkakaisa, kasi hindi po nauunawaan yung salita ng Diyos. Ano po mas mataas, salita ng tao, salita ng Diyos? Salita ng Diyos. Eh kaso po may ignorance. Hindi kawalan ng kakayahan, kundi kawalan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Sinasabi ko nga po lagi, halimbawa, bumili ka ng malaking flat screen TV, high-tech daw to. Okay? Nung nabili mo, ang tatak niya, Samsung. Pag uwi mo, ang nakita mong tatak ng ano mo, ng remote control mo, Sony. Gagana. Kahit anong pindot mo ng Sony, hindi gagana yung Samsung. Di ba? Hindi naman compatible yun. No. Paano mo patatakbuhin kung iba yung standard na ginagamit mo? Kami, gusto namin sundin yung salita ng Diyos. Ikaw, gusto mong sundin yung gusto mo. Eh, hindi talaga kayo magkakaisa. Kahit ba marami pa kayo, hindi. Ang gusto namin, kamag-anak. Ang gusto namin, yung mayaman. Ang gusto namin, yung may posisyon. Hindi, kaso sabi ng salita ng Panginoon, hindi sila papasa. May standard ang leadership sa church. Kahit na, tulad ng ganyan. Huwag kayong magtataka kung kahuli-hulihan, mawala yung church na yan. O mawala yung ministry na yan. Sumunod, worldliness, chapter 3, verse 1. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly. O yan. Worldliness. Kamunduhan. Makamundo pa. Pangwalo, sabi rito, mere infants in Christ. Immaturity. Dahilan ng pagkakabahabahagi, immaturity. Mga baby Christian na nagpapanggap na general. Yung pala general problem. Pero mga baby Christian, number 9, sabi po rito, 3 verse 3, sabi rito, you are still worldly for since there is jealousy. Ayan na, pagkakaingitan. There is jealousy. Number 10, sa verse 4, sabi, I follow Apollos. Are you not mere men? Nagpapagal. Sino ba sinusunod mo? Ako, sinusunod ko si ganito. Siya, sinusunod niya si ganito. Superiority complex. May mga tao na ang pakiramdam nila dahil yun ang sinusunod nila, angat sila. Eh yung isa, ito ang sinusunod. Hindi papayag. Dapat sila yung angat. Superiority complex. No, may superiority complex yung ibang grupo. Ang pakiramdam nila, untouchable sila kasi sumusunod sila kay ganito. Samantalang kayo, si ganito lang ang sinusunod ninyo. Yung mga ganun, magkakahati-hati yan. Number 11, chapter 3, verse 18. Sabi po ni Paul, do not deceive yourselves. If any one of you thinks he is wise by the standard of this age, he should become a fool so that he may become wise. So ito ano po sabi rito, self-deception. Paniwala mo sa sarili mo, ikaw ay magaling. Pero sinasabi ng mga tao, hindi mo ba nakikita yung nagiging bunga? Nagkaka-divide-divide yung mga tao. So you are self-deceived. No? Deceived ka ng sarili mo. O, verse 19 to verse 20, tuloy natin. Dito sa talatang ito. For the wisdom of the world is foolishness in God's sight. As it is written, he catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise are futile. No? Dito po may kita po natin, huwag kayo magmamarunong kaysa sa Diyos. Foolishness.
kayo wise by the standards of the world, pero hindi by the standards of the word. Magkaiba yung wise by the standards of the world sa wise by the standards of the word. No? Foolishness. Chapter 3, verse 21. Sabi po dito, so then, no more boasting about men. O, pagyayabang. Pinagmumulan ng pagkakabahabahagi. Boasting. Tama, tigilan nyo na yung pagyayabang. Malakas ako kay ganito. O, yung tatay ng nanay ng kapatid ng pinsan ng bayaw nito, pinsan ko. Mga ganun. Saan ka nag-church? Nag-church ako sa church ni Manny Pacquiao. Saan ka nag-church? Nag-church ako dun sa church ni Gary V. Saan ka nag-church? Dun ako sa church ni... Yung mga nag-name drop. Yung pipili ka nung para bang ano, sikat. Tapos ano, maganda yung testimony. Ah, ka-churchmate ko si ganito. Para bang pag binanggit mo yon, pareho ba kayo ng standard of following Christ? Pareho ba kayo ng level of victory, level of testimony, or submission, or testimony ng paglilingkod? Hindi naman eh. Kaya lang, niyayabang lang. Ah, dun, member ako nun eh. Kasama ako sa banda na ganito. Yung mga ganun ba? Number 14, sabi, criticism and murmuring. No? May kita po natin all throughout chapter 1 and chapter 3. People were trying to speak against each other. There was criticism and murmuring. Number 15, comparison. May kita po natin may pagkukumpara ng pagkukumpara. Masarap ba ang division? Hindi. Alam, masarap sa division. Ambition spoils the vision. Alam nyo, kaya sa Bible may kita nyo walang dalawang simbahan na magkapareho. Iba ang Corinth. Iba ang Ephesus, no? Iba ang Smyrna, iba ang Philadelphia, no? Iba ang church sa Rome, iba ang church sa ibang lugar. Bakit? Kasi po nag-e-evolve, nag-a-adjust, nade-develop, dinidevelop yung mga churches according to yung context nila. Mahirap, iba-iba. Book of Hebrews. Basahin mo yung aklat ng Hebrews na yung mga Christians, nandun na sila sa point of giving up. Why? Because it was a very difficult time to be a believer. Sa aklat ng Hebrews. Sa Book of Acts, iba-ibang challenges. Dumating ang persecution. To the point na nagpunta si Peter at saka si John sa isang church na walang pastor at namumuno mga elders. Because they had no leader. The elders planted a church. Wala silang pastor. No? May kita po natin, there are so many examples in Scripture of churches that are trying to seek the will of God. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, ito yan, hindi yan franchise eh. Kasi di ba yung franchising, tatlo mahalaga dyan. Number one, image ng store. No. Pangalawa, yung operations manual. Dapat pare-pareho. Halimbawa, McDonald's, lahat ng McDonald's kailangan may playground. Ang prinsipyo nila, pag may playground, kumakain ng bata, naglalaro ang bata, kumakain ng pamilya. Kaya lahat ng McDonald's may playground. Walang McDonald's na walang playground, kahit maliit lang, may playground sila, basta McDonald's. Ganun yun. May mga standard sila. Hindi po franchise ang simbahan. Iba-iba po ang tao, iba-iba po ang economic standing, educational background. No, isipin nyo, yung church ni Rick Warren, nasa Silicon Valley. O, kung a CEO ang mga umaatin doon, nasa financial hub ng Amerika yun, yung church ni Rick Warren. So, napakayaman ng church na yun. E kung nandun ka sa Bronx, sa hood, nandun ka sa black community na yun, nasa paligid mo, mataas yung crime rate, mataas ang ano, kung doon ka nag-church, can you use the same pattern? No, you cannot. There are no two similar churches in the Bible. No? Wala pong uniformity. If you want unity, it must be intentional. Make every effort to keep unity of the Spirit
through the bond of peace. Ephesians 4, verse 3. Kung gusto niyo ng pagkakaisa, kailangan sinasadya. Hindi po kusang nagkakaisa ang mga tao. How do we produce unity? At dito tayo magtatapos sa portion na ito hanggang sa matapos to. Number one, communicate. Mag-usap kayo. Express your thoughts to be understood. Matuto kayong mag-usap. Head over heart. Santabi niyo yung mga damdamin ninyo. Magkaroon kayo ng level-headed na pag-uusap. Express your agreements and disagreements. And don't be afraid to share your opinions. Kasi simbahan naman kayo, hindi naman kayo obey first before you complain. Hindi naman yan military. Hindi naman yan rank na general, colonel, captain. Hindi naman mga ranks yan eh. Church yan eh. Don't be afraid to share your opinions. Finally, submit to the final outcome of the discussion. Ang problema kapag hindi nakampihan nyo, hindi pumabor sa kabila, sa halip na mag-submit. Alam nyo, kaya, di ba may votation, halimbawa, 100 kayo, na tiebreaker, no? Parehong, yung isa, ang nangyari tuloy, dahil 49, dalawa na lang yung boboto, yung bumoto yung isa, yung dalawa dun sa kabila. So, naging 51-49. Kahit na 49 kayo, dalawa lang yung points. 51, no? 2 points lang na nilamang nung kabila, yung 51 masusunod. Majority wins. Pero hindi lahat marunong ng submission eh. Sabihin, bakit? Halos kalahati naman kami na nagkakaisa rin ah. Kaya nga lang, di kayo nanalo eh. Diba? Dinaan nyo sa votation eh. 1 Corinthians 1 verse 10, I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one another, listen, in what you say. That there may be no divisions among you sa pag-uusap. That you may be perfectly united in mind, sa isip, and in thought, sa mga pangangatwira ninyo. Sa mga pinag-uusapan ninyo, nagkakaisa kayo in mind and in thought. No? Dapat iisa katwiran nyo. No? Kailangan magkaisa kayo doon. Communicate. Huwag walang communication. Relationships that don't grow, don't talk, don't grow. Pag hindi kayo nag-usap, hindi kayo magkakasundo. Pangalawa, remember to bring glory to the name of Christ. Simbahan tayo. Unity in the church. Ang una natin dapat iniisip, no? Bukod sa pag-uusap na to, nakakapagbigay lugod ba tayo sa Panginoon? 1 Corinthians 1 verse 13, I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi ako lumalapit sa inyo sa ngalan ng samahan namin. Hindi ako lumalapit sa inyo sa ngalan ng prinsipyo namin. Hindi ako lumalapit sa inyo sa ngalan ng mga tungkulin o mga kinakasangkapa namin na ginagawa namin. Hindi po. Sabi, lumalapit kami sa iyo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Mabigat kaya yung ano na yon, yung ganung introduction, in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya po sa Ephesians 4:4-6, there is one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Diba, lumalapit ka, I appeal to you, lumalapit ako sa inyo, namamanhikan ako sa inyo, mga kapatid, na lalaki at babae, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ. Dapat doon, maantig ka na. Dahil sa pagkakataong ito, si Kristo ang dapat mangibabaw, dapat ang ating gagawin ay magbibigay lugod sa ating Panginoon. Pangatlo, we build bridges, not walls. We build bridges, not walls. No? Ito, tatandaan nyo. Prinsipyo po ito ng mga taong kumikilos sa katawan ni Kristo. Ako po, kumikilos po ako sa katawan ni Kristo. Nakita ko po kung paano ako minahal ng iba't ibang mga samahan. Nakita ko po ang tibay, hina, lungkot at saya, sarap at hirap ng maraming mga samahan. Bakit? Hindi po ako nakatali. Nakakapagsalita po ako sa iba't ibang denomination. Iniikot po ako ng Panginoon sa sari-saring mga samahan. No? Ano kailangan natin? Unity without uniformity. Community without conformity. Diversity without division. Pagkakaisa, pero may kalayaan na maging magkakaiba.
unity without uniformity. Community, nagsasama-sama, pero hindi pinipilit na maging gaya-gaya. Community without conformity. Diversity, pagkakaiba-iba, pero hindi pagkakahiwa-hiwalay. Diversity without division. Ganito po. Bumubuo po tayo ng bridges, hindi walls. Ikaw, kapamilya kita. Iba ka talaga. Bakit iba? Katulad ng pagkakakwento ni Kristo, ay ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto. Yung iba sa atin, kamay. Yung iba, paa. Yung iba, mata. Yung iba, bahagi ng katawan. Ibang bahagi ng katawan. Pwede ba sabihin ng mata, mas magaling siya kaysa sa tenga? Yung tenga, mas magaling kaysa sa bibig? Yung bibig, mas magaling kaysa sa kamay? Iisang katawan tayo eh. Kaya ikaw ang ginagamit kapag ganito. Ako ginagamit kapag ganito. Kapag sa ganun, siya naman ang ginagamit. Pero kung gusto mo, lahat ng bahagi ng katawan mo, kamay lang. Lahat ng bahagi ng katawan mo, mata lang. Lahat ng bahagi ng katawan mo, bibig lang. Hindi po pwede mabuo. Hindi po ba? Hindi siya katawan. No? Hindi siya katawan ni Kristo. Kaya po, pagkakaisa, unity without uniformity na hindi mo kailangan manggaya. Community, nagtitipon-tipon, pero walang conformity, walang pilitan na kailangan tao dito, pare-pareho tayo. No, diversity, pagkakaiba, pero walang pagkakababahagi, pagkabahabahagi. Diversity without division. Tuloy po natin, unity is possible but it's not automatic. Pwede po magkaisa, pero hindi po yan automatic. Ang unity po, ang unity ng Diyos ay solid, pero ang unity ng tao, binubuno po yan eh. Ang dami ko pong counseling. Yung iba po sa inyo, nagugulat siguro, maghapon ako online. Ang dami ko counseling. No? Ang dami ko pong kinakausap sa iba't ibang lugar. Alam niyo po ba na minsan naiisip ko, Lord, ang problema na yung mga to, maturity versus immaturity. Mahirap po pagsamahin eh, kapag mature yung isa, tas immature yung iba. O kaya mature yung iba, tas immature yung isa. Ang hirap. No? Ano po ba yung maturity, Pastor? Christ-likeness. Pag hindi masyadong Christ-like yung isa, samantala yung iba, Christ-like na Christ-like. Mahirap pagsamahin. Yung faith nga lang, yung matured yung isa, yung matured ang faith, yung iba, puro gusto lang nila, ganun lang yung kanilang pananampalataya. Pag pinagsama-sama mo, nagkakagulo eh. You see, unity is possible, but it's not automatic. Kaya sabi niyo kanina, di ba, binasa natin, make every effort. No? Sa Ephesians chapter 4, kailangan sinisikap po natin na magkaroon po ng pagkakaisa. Ito po yung picture, say cheese. Yung pusa at saka aso magkatabi. Say cheese, wala nang ang umingiti. Eh, wala silang choice, magkatabi sila eh. No? Tapusin po natin. Conclusion. Ano nagagawa ng pagkakaisa? Unity reveals our spiritual relationship to God individually and corporately. Pag nakita po ang pagkakaisa, nagre-reveal po ito ng tibay ng ating relasyon sa Diyos. Kapag wala pong pagkakaisa, nakikita po natin na mahina po yung relasyon sa Panginoon. No? Individually and corporately. Pangalawa, unity reveals the relationship between servant leaders and the flock of God. Makikita po natin, iba po talaga yung servant leadership kaysa sa mga boss. No? Sa mga boss. No, ginagalang tayo sa mundo. Sa mundo ang tawag sa iyo, boss. Eh wala ka sa mundo, nasa church ka. Sa pagkakataon na to. Sa pagkakataon na to, hindi ka boss. No? Ako hangang-hanga ako, halimbawa kay Francis Kong, isa yan sa pinakaginagalang na Pilipino. One time, umatend ako ng conference. Alam mo sino nagta-traffic? Doon sa parking area? Si Francis Kong. Sabi niya, sir, do you have kids? Sabi ko, yes. Sabi niya, well, if you have kids, are they small? No, they're not that small. Okay, you can stay on this side if they can walk. But if you have little kids, you can park on that side. Wow! Kausap ko si Francis Kong.
isa sa mga ginagalang na Pilipino. Pagdating sa leadership, nag-aayos ng traffic. Sabi ko, Lord, sinong hindi mabibless sa ganitong mga tao? Ito mga boss to. Hindi lang to boss. Ito yung mga consultant ng mga consultant. Ito yung mga advisor. Pero pagdating sa simbahan, naglilingkod. Lumaki po ako sa church na yung pastor ko po at yung asawa ng pastor. Pag dumaan yung asawa ng pastor, nakita niya madumi yung CR, ginadampot niya yung map. Pinupunasan niya yung CR ng babae. Sabi ng mga tao, pastora, kami na po. Hindi, okay lang to. Tuloy niya yung paglilingkod. Paglingkuran niya yung mga tao, kaya ko to. At hindi po yun kapintasan. Yun yung bagay na lalong nagbibigay ng pagmamahal sa mga tao, sa mga naglilingkod. Kaya yung pagkakaisa, it reveals the relationship between the leaders and the flock. Pangatlo, unity is the reflection that God's word is alive and God's love is moving in that church. Pinapakita po ng pagkakaisa na buhay ang salita ng Diyos. Totoo, nakatanim sa puso ang salita ng Diyos at may tunay na pag-ibig ng Diyos dun sa loob ng simbahan na yon. God's love is moving in that church. In closing, let me go back to the verse Psalm 133 verse 1. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. May nagtanong sa akin, Pastor, paano pag may pagkakaiba? Alam mo, listen, sabi ko sa kanya, you can disagree without becoming disagreeable. Hindi mo kailangan manghiya o iparamdam mo na iba ka, no, na mang-alipusta ka, ganyan. Hindi mo kailangan ipagmalaki. Bakit? May monopoly ka ba ni Holy Spirit? May monopoly ba kayo ng truth? Wala naman, di ba? Kayo, sa inyo ba umatin si Holy Spirit sa church nyo? Member nyo ba siya? Kasi ginaganong ko yung ibang mga tao eh. Napaka-arrogante. You can disagree without becoming disagreeable. And, listen, you can disagree agreeably. Pwede tayong magsalungat dito. Gusto ko magtatapos ako sa isang kwento. Napunta ako ng Norway. Dinala ako for a season in my life sa Norway. Nagulat ako sa Norwegian culture. Magugulat ka sa Norwegian culture, oh. Magmi-meeting yan, papalo pa yan sa lamesa. No, I disagree. Well, I don't care about your opinion. What I want to say is this, no. Makikita mo, mag-aaway yan. Sa office, mag-aaway yan. Pero ganito, maya-mayang konti, paglabas sa office, where are you gonna eat dinner? Come on, let's join. How about in this weekend? Can my family join you? Sila walang personalan. Walang nagtatanim. Mayamayang konting dalawang opposition na hindi magkasundo. Mayamayang konti yan dun. Kumakain, magkasama. Sa weekend, magkasama yung pamilya. Sabay nagsya-shopping. Sabi ko, Lord, naganda, no? Ganda ng civil society na to. Maayos yung kanilang civility. No? Alam nila yung kanilang boundaries at alam nila kung saan nila lalagay yung kanilang ganong mga sistema. Sa Pilipinas, mapagtanim eh. No, nagtatanim tayo. Tsaka dinadamdam natin, dinadamay natin lahat. Sa kanila, hindi. Nag-away yan sa office, magkaiba yan. Pero maya-mayang konti, sabay mag-dinner yan. Bukas ng umaga, nagkukumustahan yan. Meron ako napanood, dalawang magkaibigan. Magka-batch sila sa UP. No, magka-grad, pareho silang ano, kung panyero niya, pareho silang abogado, pareho silang congressman. Magkumpare sila pero magkaiba sila ng partido. Sabi niya, never ba kayo nagsama? Hindi kami nagsama kahit kailan eh. Pero mag-best friend kayo o mag-best friend kami. Nanunood ako, natutuwa ako. Sabi ko, Lord, kailan kaya darating ang point na lahat kami ganyan? Na kung iba man sila, wala kang karapatan na iparamdam na ikaw lang. No? Pero kasi
alam nyo, kung meron tayong dapat i-address, yung kapag wala na sa Bible, ayun, dapat i-address talaga yun. Pero kung leadership style, kanya-kanyang leadership. Pero pag wala na sa Bible, kailangan talaga i-address. Kasi mawawala tayo lahat sa kalooban ng Panginoon. Na mahalaga po, may salita ng Panginoon lagi yung atin pong pundasyon sa bawat desisyon. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa hapong ito. Dalangin ko, Panginoon, na sa pagtuturo po ng pagkakaisa, kami po ay magpahalaga, una sa lahat, sa iyong pangalan. Lord, hindi kapintasan ng church, kapintasan ng pangalan mo. Ang pagkakabahabahagi ng isang church. Lord, hindi lamang po ito na nagdudulot ng mahabang pagdadalamhati, kundi Lord God, ito po ay nagiiwan ng mga sugat sa buhay ng mga tao na pinakanasaktan. Lord, hindi namin kailanman inisip na ang mga churches maging war zone, pero nangyayari. Nangyayari, Panginoon, lalo na kapag yung mga problema ang aming na-identify, Panginoon, ay hindi nabawasan o hindi nawala. Meron po talaga, Panginoon, mga promotor at pasimuno, Lord God, ng pagkakabahabahagi. Panginoon, lalo na po kapag nawala na po ang salita ng Diyos at mas matimbang na po ang salita ng tao, nagiging kaharian ng tao sa halip na kaharian ng Diyos. At kapag, Panginoon, hindi na po katulad ng pagkakaisa ng pag-ibig, Lord God, na nagmumula sa iyo, kundi palakasan na po ang nangyari, Lord, masisira po ang church. Dalangin ko, Panginoon, na makita namin ang bawat isa sa amin mahalaga, lalo-lalo na po, Lord God, sa pinapagawa mo sa amin, the Great Commission. Lord, iilan lang po kami. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin, Lord God, na bigyan niyo po kami ng pagkakataon, Lord God, na magkaroon ng pagkakaisa. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo namin dinadalangin ang aming mga churches. Ang dalangin namin, Panginoon, magkaroon ng malalim na kaayusan. Magkaroon, Panginoon, ng fear of the Lord, the beginning of wisdom. At makita namin, Lord God, hindi ito tungkol sa mga personality, kundi tungkol po ito, Panginoon, sa witness, Lord God, kung ano meron ang church at ano mawawala pag nawala yung church sa buhay ng mga tao, ng lipunan na yon. Panginoon, ang dalangin ko, yung pagpapahalaga na yon, maingatan po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. At uulitin ko lang po yung sinabi ko kanina sa simula ng ating programa na yung gusto ko pong i-share patungkol po sa Chinese languages. Meron po ako nakitang isang mahusay na magturo na napaka-understandable at mas mabibigyan po niya ng justice yung topic na yon, yung the Chinese language and the beginning the Bible and the beginning of the Chinese culture, the Chinese language, no? Tingnan po natin. Popost ko po maya-maya. Pagpalain po ng Panginoon tayong lahat, sa ating lahat. God bless everybody.